Hey guys, kumusta po? Medyo matagalan po tayo din nakapag-upload ng videos. So medyo busy po. So ito po yung lulutuin natin ngayong gabi guys. Ito po yung tinatawag na pinakbet. So ito na po yung mga ingredients na kakailanganin natin. So may half kilo po ako na sari-sari. So ito po yung may ano, sitaw, kalabasa, talong, okra at tampalaya. Then po 4 grams na karne ng baboy, laman at saka taba niya. Tapos po may sibuyas, kamatis, bawang at more pork cubes. So sa pinakbit po hindi po mawawala yung alamang. So gagamit rin po tayo ng sukal at tubig. Konti lang at mantika po. So, huwag na po natin itong patagalin, guys. So, sa mga bago pa po sa channel ko, please po, pa-subscribe, like, at pa-on po ng bell button para po palagi po kayong updated sa mga susunod ko pang videos. So, guys, ang una po natin gagawin is pinipiritohin po natin yung taba ng baboy at ito po palalabas din ang kanyang So guys, ito na po, nag-red na po yung karne natin. So itatabi lang po natin ito, ganyan. Tapos po, mag-igisa na po tayo. So una po natin ilagay yung buya. Mga ilang seconds na po, din lalagyan na po natin yung bawang. Po yung bawang nakabay ko na po ito na po yung kamay ko. Another second lang po then isa't yung kamay mahilig po talaga ito kamatis guys, lalo na pinakbet kasi po maganda po tingnan yung pinakbet pag may ano, pag may kamatis walang hula po siya. Then po, next na po natin lagay is kamatis po natin. Ayan. So, halo na po natin kasama ng karne. Halo po lang po. Baka natin ng konti yung apoy. Madaling lumabas po kamatis. Ah, kamatis, itong katap ng kamatis. Bubulo na po ako. Maya-maya po. Lamang naman natin ilalagay. Lamang naman naman. Ayan.
Lagi po natin haluhaluin para hindi po masunog. Para po madaling lumambot yung kamatis. Target po natin dito is para madurog yung kamatis. Then po, next po is itong lamang. Nabili ko lang po sa kalit ng 10 piso. Ayan po. Tapos lagay na rin po natin yung salt nyo. Lagay po natin ulit. Nakapanguna po. Hindi natin hulaan pero lalagyan pa natin ito ng gulay. So, huwag na po natin itong patagalin. Lalagay ko na rin po ang gulay. 1 kilo po yan. Haluin po natin ulit. Tapos po. So guys, haluin po natin ito ng mabuti. At lalagyan po natin ng konting tubig. Konti lang po. Ito po yung tubig na may alamang. Dagdag pa sa lasa rin ito. So, lagyan po natin. Then, takpan lang po natin ng mga 2 minutes. So, tatakpan ko lang po. Hintay lang po tayo ng mga 2 minutes. So guys, after 2 minutes po, ito na po yung resulta ng ating gulay. Umiba na po yung kulay niya. So, haluin lang po natin ulit. Po. Atakpan po natin ito ulit. Hintayin po natin lumambot yung gulay, lalong-lalo na po yung kalabasa. Sobrang tigas po ng kalabasa. Takpan po ito ulit. So guys, sa pagkakataon po ito is yung na-sure na po tayong tungluto na po yung karne at ang mga gulay. So sigurado po ako, tataon po yung mga kanin niyo dyan. Lalo po ito masarap kapag ang partner nito is yung medyo ano na kanin yung tutong yung nasusunog. Masarap po. Tapos kung may malamig na soft drinks. Ayan. Amoy pa lang, ulam na. So guys, pwede na po itong i-serve. So marami pong salamat sa panonood niyo po guys. Hanggang sa muli po. Paalam po.